So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng starter iron farm. So, let's go! So, syempre, una is maglalagay ka dyan ng chest, tapos maglagay ka ng apat na hopper sa likod. Dapat nakakonek yung hopper mismo sa chest para makolekta niya. And maglalagay ka dito ng blocks, kahit anong blocks pwede dyan. Kahit cobblestone, stone, kahit anong mga blocks, kahit mga planks pa. Pero gusto ko bato kasi baka masunog yung mga kahoy, diba? Kasi lava yung gagamitin natin dito para pampatay sa mga golem. So dyan, maglalagay ka lang ng glass sa paligid ng nilagay mong smooth stone and pati dun sa chest. And i-akit mo lang siya ng 6 blocks. Kahit kayong bahala kung 5 blocks or 6 na blocks ng glass. Pero ako gusto ko 6. So yun. And dyan, lagay lang natin dyan. Okay. So pag natapos mo na yung ganyan is gumawa ka na ng killing chamber. Maglagay ka lang dyan ng sign. And sa sign is maglalagay ka ulit ng sign, syempre. And dyan, apat na sign lang yan. And maglalagay ka ng lava sa taas ng sign. So yan, lagay lang natin siya. Okay, nalagay na. So yan, hintayin nyo lang mag-flow. So pag nagawa nyo na yun lahat is mag-ano ka dyan, maglagay ka ng 7 blocks. So yan, 1, 2, 3 sa kabila rin. So all sides yan is 7 blocks. Bali 8 blocks kasama yung glass. So yun, okay, lagay lang kayo ng blocks dyan, 7 again sa kabila, and then sa kabila ulit. So yan, so i-fill ko lang tong buong surface na to. So yun. So pag na-fill up mo na yung buong ano na yan is maglalagay ka naman ng blocks dito sa pinakadulo. So 1 block high lang yan. So yan, ilagay lang natin siya. Okay, so yan, lagay lang natin yan. Okay, yan. So lahat ng sides yan is lalagyan natin ng 1 block. So yan, napakatagal maglagay, no? So naka voiceover lang kasi ako ngayon guys. So yun. And yan, lagay lang natin dito. Dito, dapat guys sa TikTok ko lang to ipopost kaso masyadong mahaba. And kaya dito ko na lang sa YouTube ipopost tong tutorial na to. And yun. So okay, dyan pa. And then yan, so tapos na tayo. And pangalawa naman is lalagyan mo ng leaves para naman hindi dyan mag-spawn yung mismong iron golem, diba? Ayaw nyo naman mag-spawn yung iron golem sa ginawa nyong flatworm. Dapat sa gitna lang siya mag-spawn, okay? So yan, lagay lang natin tong leaves. And then sa kabila din. Okay, yan, okay, kabit lang natin yan. Tapos dito rin sa side. So yan, yan, yan. Boom, boom. And i-fill up lang natin yung mga kulang ng leaves. So katulad nito. And ito, alisin natin yan. And ito. And dyan, so tapos na siya guys. And yan, ngayon is lalagyan na natin siya ng tubig. Ganito maglagay ng tubig. Lagyan nyo ng 3 and then 3 din sa gilid and 1 sa gitna. And ganyan, proseso ulit, is ulit-ulit lang. So 3, so 3 din. So yan, okay, sobra tayo ng isa sa kabilaan. So yan, ganyan. So sa kabila rin, syempre, ganun din. Okay, yan. Tapos dito rin. So yan, lalagyan nyo siya ng mahiwagang tubig. So lahat ng sides is lalagyan nyo siya ng tubig. So dito rin sa kabila, dito rin, and dito rin. So yan. Okay, pag nagawa nyo na yan guys, is lalagyan nyo siya sa gilid ng tatlong water. So tatlo dyan, tapos tatlo dito, tapos tatlo dito, okay, tapos tatlo dito. So yan, as you can see, nasa gitna na and hindi siya nag-flow dun sa mismong lava. So yun, and dito is gagawa kayo ng platform kung saan nyo ilalagay yung villager. Syempre, hindi ito magiging iron farm kung walang villager. So yun, so dito is maglalagay kayo dyan ng ganyan na platform. Basta sundan nyo na lang yan. So maglalagay rin kayo ng glass para hindi mag-spawn yung mga mobs or yung golem mismo sa loob kung saan nakalagay yung mga villagers. So yan, maglalagay kayo din ng block sa gilid. So okay, yan. Tapos dito rin sa gilid and sa taas. So 1 block din high to. 1 block high din tong iron farm na to. So iron farm na to. So yan, bawasan natin ng isa kasi na sobrang tayo. So okay, yan. All goods na. And okay, lagay lang natin yan. Bang, bang. So, maglagay tayo dito sa taas para dyan natin sa ilalim ilalagay yung mga working station. And syempre, papalibutan natin ng leaves. Baka dyan mag-spawn yung golem, diba? So, okay, yan. And dyan. So, uulitin nyo lang yung proseso na yan sa tatlong side. So, yun. So, natapos ko na ginawa sa tatlong side. I mean, apat pala. So, nakagawa na ako ng apat na ganyan. Syempre, ang gagawin natin is gagawa tayo dito ng paglalagyan ng mga beds nila. So yun, kailangan kasi bed and dapat 3 blocks high para hindi mauntog yung mga golem kasi 3 blocks high yung laki ng golem. So napakatangkad nila, sana all matangkad. So
Yan, lalagay lang tayo ng platform dyan ng paglalagay ng bed. And dyan, dito rin sa side. So, yup. Dito, okay. So, kayo nang bahala kung anong gusto nyong platform na gawin na paglalagay ng mga villager. So, depende naman yan sa inyo. Anong style, pa cross ba, pa box ba. Kayo nang bahala, guys. So, yun. Basta, dito sa bed na to is kayo nang bahala anong gusto nyong design. Kung anong mga shapes ng blocks ang gusto nyo. So, yun. And, syempre, maglalagay tayo ng bed. So, lalagay tayo ng bed. Ito, kulay puti. Mas gusto ko yung kulay puti. So, yun. And, lalagay tayo dito. 1, 2, 3. And, sa side. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And, sa side din. 1, 2, 3. So, yan. So, kulang pa tayo. And, lalagay din tayo dito. So, okay. So, dito, lagay tayo dyan. And, dito rin sa side. Maglagay tayo dyan. Boom, bang. And, dito rin. So, lagay din tayo dito. Okay, yan. So, yep, ayun na. Tapos dito rin sa gitna. Yan. So, ito na yung pan 20. Boom. So, that. Syempre, alisin na natin tong platform sa ibaba kasi baka mauntog yung golem. So, yun. So, yun nga guys. Kapag nagawa nyo na lahat yan, syempre, mag-spawn tayo ng villager. Pero, sa survival, ang tips ko sa inyo is gumawa kayo ng villager breeder sa tabi ng iron farm nyo para malupit na and mabilis na lang yung proseso ng paglilipat ng villager. Kasi kung sa base, from base mo tapos hanggang iron farm mo, napakahirap nun, diba? So, ano ko na lang sa'yo, tips ko na lang is gumawa ka ng villager breeder sa tabi ng iron farm mo. So, yan, maglagay lang kayo ng taglilimang villager sa, ano, sa mga ginawa nyong parang ganito, yung lalagyanan nila. And then, syempre, yung working station, kailangan kahit anong working station, pwede. Pero yung pinakamabilis na i-craft sa survival is yung fletching table kasi need mo lang dito flint and steel and yung ano mga ano kahit anong klaseng kahoy. So yun. And yan, dapat is i-connect mo mismo kung sino yung nag-green. So doon mo ilalagay yung workstation. Dapat kung nasan yung sino yung nag-green particles, doon mo ilalagay mismo yung working station. So yun, gagawin ko lang is gaganunin ko lang lahat guys and babalikan ko kayo kapag naayos ko na. So yun na nga guys, tatapos ko na i-link sila sa kanilang mga working station. So dapat guys is nakatutok sa kanila yung working station nila. And syempre tatakpan natin to ng mga leaves. Kasi ayun, may nag-spawn na golem. So kapag ganyan naman, kapag sa itaas nag-spawn yung golem, ang tips ko sa inyo is lagyan nyo yung bed ng leaves para hindi na sila dyan mag-spawn. And sa ilalim na ulit sila mag-spawn. So lalagyan lang natin to ng leaves. So yun. So yun na nga guys, as you can see may nag-spawn na golem. And yun, ayan o, nahulog na siya. So, yan. As you can see naman, may nag-spawn talaga ng golem. And kanina may nag-spawn din. Kaso di ko na-record. So, yun. And yun, sana nagustuhan nyo itong tutorial na to. And kita-kita. And mag-suggest kayo kung ano pang next tutorial natin. So, yun. Keep safe.